Okay guys, ang mga kasama po natin ay nagre-ready na para sa gaganaping cooking demo at head lecture about sa stroke. Kaya mga ka-GR Mix Vlog, tutukan nyo po ang aming gagawing paglilingkod hanggang sa matapos po ang video ito. Maraming salamat po. Awitin po natin ang ituturo po sa amin. Ituturo po namin sa inyo ang lean forward, lean backward. Okay. Okay, then awitin ko po muna natin. Pag alam niyo na po yung kanta, sundan niyo na lang po. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Okay. Okay. Lahat natin ako po. Lean forward, lean backward. Gayahin lang po. Gayahin niyo lang po ako. Okay. Kahit tungkol po muna kayong kumanta. Lean forward, lean backward, DC. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Lean forward, pag lean forward ganon, backward, to the left, to the right, stand up, then sit down. Gayahin niyo lang po sila. Lean forward, lean backward, DC. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love.
lagi mong kasama, siya'y nagbabantay sa'yo saan ka man pumunta. Alam mo ba si Jesus na Panginoon ang tunay mo kaibigan? Mahabagin po ng Diyos, muli kami papasalamat na kami po ay pinagkalooban niyo ng karapatan, na kayo po ay aming pag-aralan, aming kalooban. Gayun din po ang mga taong ito, naway patuloy niyo po sila amang pilusin at higit sa lahat. Pangalagaan sila ng inyong banal na Espiritu nang sa kanilang pag-aaten dito ay may mga matutunan sila o Diyos na magagamit nila sa kanilang araw-araw pamumuhay. Isaman sila ng banal na Espiritu. Upang aming pakiusapat balangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Na tayo sa ating pong pagluluto. Ang muna po sa ating pagluluto ay si Ate Eva. So kayo po ba mga kaibigan, meron po ba kayong ballpen at papel? Meron naman po kayong copy kung ano yung, para alam nyo din po sana yung recipe po. Meron po kayong mga copy? Okay, maganda po pala. May copy po pala. So ngayon ay papanoorin nyo na lang po ito kung paano po ito lutuin. Kung ano po yung process. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ide-demo ko, ang i-cooking demo ko po ngayon ay ang kalabasa leche flan. Sino po ba ang marunong na dito magluto ng kalabasa leche flan? So, ang leche flan po ay, di ba, napakasarap mo lang bilang diso. Ano po? Nanay, dito po kayo sa loob. Ngayon po ito to. Para makasama po kayo sa video. Oo, nagbibideo po dito. Sige lang, makasama kayo. So, ang ating pong ingredients, eto na po, meron po tayo, kailangan ng apat na perasong bakalog, isang latang condensed, then, dinuhog pong kalabasa, kalabasa yung ating flavor, then sugar po, puting asukal, pero pwede din naman po ito, 29%. Then, vanilla po. Ano, small amount lang po ng vanilla. So, ang ating pong procedure, ikakaramelize muna po natin itong sugar. So, may mga, ano po ito, may mga sukat. So, meron tayong apat na pirasong itlog. Then, kalahating cup na puting asukal. Pwede din naman po kahit ano, kahit 99 na asukal. Then, may isang latang gatas. 3/4 cups na condensed. 3/4 cups na minasang kalabasa at kalahating teaspoon lang po ng vanilla. Pag sinabi pong teaspoon, isang ano lang po ito, kalahati lang ito. Ano po? Ayan po. Pamamakaan po, paghahalo-haloin lamang po itong egg. Saka ito pong mga ano, imi-mixture lang po ito. Condense. Ayan. Ihahalo na po natin ang condense.
pwede naman pong salain na lang para pain po yung kanyang products. Tapos po, ihahalo po itong 3/4 cups na minasang kalabasa. Nilaga na po yan. Nilaga na po. Minurong na po yan. Ihahalo po na po. Then, imimix po po ito dito. Kalabasa. Kumbaga po, ito yung nag-ano yung flavor natin. So, nag-precious na po siya. Mas malusog po siya at nakakapagpalinaw ng mata. At higit sa lahat, mas maganda din po sa bones natin. Ano po kasi po, may manganesya, may vitamin B6 at vitamin C. Nagpapalinaw sa ating paningin. Baka pagmasok lahat naman, para may X-ray na. Ito po, kailangan po makimimix talaga siya para magkasama po yung flavor niya dito sa ating leche flan. Pre-heating na po tayo. So, para po maging masarap po ang ating pong leche flan, kailangan po lang natin masyadong i-mix ang yung egg, yung condensed, then ang yung kalabasa pong minasa. Papatakas po natin siya ng small amount o half na lang siya. Apat lang na itlog siya. Half na teaspoon lang po. Ang ipapatak nating vanilla. Ano po? Pakahabilize ng asukal para po ilagay po sa toppings po ng ating leche flan. Ano yung lutuin yan? Lutuin? Ay, di mo kimo na ito. Pakuli na muna yan. So ngayon po ay yung tinagin siyang mini mix. Ano lang po yan ate, kalahating ano lang po. Kalahating pack lang po. Ito kalahating na yan. So ngayon no, medyo okay na po siya, hindi na masyado yung mga tubig sa tubig. Ito na po siya, kailangan mixture na mixture na po siya. Sugar. Bakit ang tapis na sa ilalim? Kasi po, babalik na lang. Ay, na po. Nililinaw ko lang po ha. So, ngayon ay... sa ibabaw. Paano po ito ma? Sayang, nagroon pa. Okay. So, ito na po yung ano na... mix na po yung condensed, yung egg, tapos yung kalabasa. Tapos nilagyan po dito ng kaunting vanilla. Itong vanilla ay pangpahamoy din to, pangpahamoy din po sa niluto nyo para maging masarap, mabango yung niluto nyo. Okay, sige, ilagay na natin at matigas na yung ano. Matigas yung masukal. Tapos po, ilalagay na po. So ngayon, ilalagay na daw po sa cup.
siya mabago po sa maluto. Okay. Kailangan po mga 30 minutes maluto po yung leche flan. So, siguro para matayin nyo din po, mag-ano kayo ng ano. So, last time po, ang naging topic ko po is about po sa insomnia. So, bago po ako magsimula, gusto ko muna po kayong kumustahin. So, kumusta po ang isang linggo na nagdaan sa iyo, nanay? Okay naman po ba? Ayan. Sino po nakatulog ng maayos? Maayos? Kagabi. Sino po nakatulog ng maayos kagabi? Ohoy! Si isa lang nakatulog ng maayos? Naku! Okay po. Ayan. Nakahihintay ng tubig. Wala pa lang talaga. Ibagsak si Bigla. Ayan. So, ang topic ko po ngayon is tungkol po sa stroke. Ano po? Kasi, syempre po, habang tumatanda, is syempre umihina din yung ating sistema. And karamihan po sa atin ay nagkakaroon na po ng maraming kapaguran sa buhay, ng stress. Kaya nagkakaroon ng high blood na tinatawag natin or hypertension. At dahil po doon ay, yung iba po ay nagiging at risk sa tinatawag nating stroke. Ano po? So ngayon pong hapon, hayaan niyo pong i-discuss ko po sa inyo, ano po ba ang mga sintomas na pwede ipakita ng pasyente kapag siya ay magkakaroon pa lang ng stroke, kasi pwede po natin itong maagapan. Ano po? And then, ano po ba yung itong tinatawag natin stroke? Ano po bang ginagawa nito sa ating katawan? And ano po ba yung pwede na, ano po ba yung iba't ibang klase ng stroke at kung paano natin ito maiiwasan? So, simulan po natin, ano po ba ang stroke? Ano po? So, dati po nung meron po dito si isang lola na nagkaroon ng stroke dito. Ano po? So, ang nangyayari po kasi sa stroke, ano, nagkakaroon po, ito po ay isang sakit sa blood vessel at sa brain. Bakit? Kasi po, ang nangyayari po dito ay nagkakaroon po ng problema sa sirkulasyon ng dugo. At pag po nagkaroon ng problema sa sirkulasyon ng dugo, hindi po nagiging maayos yung pag-deliver ng oxygen sa ating brain. Ngayon po, ano po ba mangyayari kapag po nagkaroon ng problema sa pag-deliver ng oxygen? Alam naman po nating lahat na ang tayo mismo, ano, kapag hindi masyadong maayos yung lugar, kapag polluted po, ano, maraming tambutso, mas mataas ang carbon dioxide, mahirap huminga, parang ang hina sa buhay. Pero kapag nasa bukid, kapag fresh yung air na lalanghap natin, mas maganda sa pakiramdam. Ngayon po, ang nangyayari po sa ating utak, kapag po hindi napuntahan ng sapat na amount ng oxygen ng ating utak, pwede po itong magkaroon ng tinatawag nating medical term na necrosis. Or when, kapag po sinabi natin necrosis ay namamatay po yung mga tissue ng brain. At kapag tandaan po natin, kapag po may isang part ng brain na kung saan hindi naka-receive ng oxygen na maayos at saka nagkaroon ng tinatawag nating pagkamatay ng mga tissue noon, doon po nangyayari. Siyempre po, di ba, nandito po, isa po ang brain natin sa kasama sa central nervous system. Ngayon, si central nervous system po or CNS, siya po yung nagko-control sa mga ginagawa ng ating katawan. At kapag po naapektuhan yung ating brain, ano pong nangyayari? Doon po, magpapakita ng sintomas ang pasyente na merong paralysis sa isang part po ng katawan. At tandaan po natin, ang stroke po, kung kunyari po, ang naapektuhang parte ng utak ay ang kaliwa na part, ano po, ang maapektuhan naman po sa katawan ay yung right. Baliktaran po siya, contralateral. So kapag naman po itong right side naman po ng brain yung naapektuhan, ang magpapakita naman po ng sintomas sa katawan ng tao ay itong nasa left side. So baliktaran po siya. So sabi po dito, kapag hindi natin naagapan or hindi tayo nakapagpatingin sa doktor, kapag tayo ay na-stroke or kaya naman po na-stroke ka na, tapos hindi mo pa binabantay mabuti yung lifestyle mo, yung mga kinakain mo, ano po pwede mangyari? Pwede po kayo magkaroon ng long-term disability at talagang maging permanente na po yung paralysis ng inyong sa kalahating part ng katawan or even death po. So ayaw naman natin makarating sa ganung point. Ano po? So ano po ba yung mga risk factors or ano po ba yung mga bagay na nakakapagpataas ng tsansa na ang isang tao ay magkaroon ng stroke? Unang-una po ay high blood pressure. Kapag po ikaw ay may high blood pressure, ano po nangyayari? Nagiging
kumbaga ay nagiging at risk yung ating blood vessel. At kapag po may high blood pressure, asahan po ninyo na malapot ang dugo. Kapag po malapot ang dugo, ano pong mangyayari? Mas mataas po ang chance na magkaroon ng tinatawag nating clotting. Kapag po sinabi natin clotting, ibig kong sabihin, mabilis, kumbaga grabe yung grabe yung lapot ng dugo, and then pwedeng mabilis siyang tumigas. Ano po, kapag po nangyari yung pagtigas na yun, ano, at hindi siyempre nagiging maayos, pwede po magkaroon ng pagputok ng blood vessel. Ayan. So, pwede din naman pong magkaroon ng pagkabara. Later on po, i-discuss ko po sa inyo kung ano po yung klase ng stroke. So, una, yan po, high blood pressure. Sunod po, kapag ikaw ay may diabetes. Ayan, kasi sa diabetes po, kapag hindi po natin ito nabantayan at hindi natin naiayos, naapektuhan din po nito yung sa puso. Ano po? And the next po, meron din po kayong heart disease. Katulad po ng atrial fibrillation, or yung iba naman po, kapag mayroong butas yung puso, nagiging problema din po yun. Ano? Kapag po kayo ay mahilig manigarilyo, ayan. So kapag po mayroon dito mahilig manigarilyo, ang nangyayari po dito ay yung pong blood vessel ay naapektuhan. At kapag po nangyayari yun, pwede pong tumaas yung ating presyon. Sunod po ay kapag mayroon din po tayong kamag-anak na nagkaroon ng tinatawag nating stroke, or kaya po transient ischemic stroke. Ayan, so total po nabanggit ko ng ischemic. Kapag po sinabi natin ischemic stroke, isa po ito sa mga types ng stroke. Ano po? Ang ischemic stroke po, ang nangyari po dito ay nagkaroon ng bara. Ano po? So pag nagkaroon ng bara, hindi makakadaloy ng maayos yung dugo, hindi makakapag-deliver ng oxygen, dun po pwede magkaroon ng stroke. Sunod po, yung ating edad. Siyempre po, habang tumatanda, ano po, kaya nga po iniingatan natin ang ating mga lolo-lola, kasi sila din po ay at risk sa hypertension. Meron na po ba kayong hypertension? Na high blood na po kayo? Ah, okay po. Ayan. So, meron po kayong tinitake na gamot. Ano pong gamot ang iniinom? Ah, okay po. So usually po, kung galing sa center, ang gamot is amlodipine, losartan. So yun po yung usual na gamot na binibigay, ano, lalo-lalo na po sa mga health center. And then meron din po dito kapag po mahilig uminom ng alak. And then yung diet po, ano, kapag po ikaw ay mahilig sa mga prinitong pagkain, sa mga pagkain na grabe ang taba, katulad ng ano? Katulad ng baboy. Anong part ng baboy? Katulad ay yung liyan po na tinatawag nila. So, or kaya naman mahilig din kayo dun sa luto na pork chop. So, meron dong part na mataba. So, yun po, ano, grabe po ang content no ng fats and ng cholesterol. At alamin po natin na kapag po ikaw ay mahilig sa cholesterol, ano pong nangyayari? Yun pong ating dugo ay mas nagiging malapot. Yun nga po, mas nagiging malapot. And then yung blood vessel po natin, nahihirapan siya i-contain. Kapag po nahihirapan yung blood vessel sa sobrang lapot ng dugo na nagpo-flow sa kanya, pwede po yung pumutok. Ayan. And then kapag ikaw din po ay obese at hindi mahilig mag-exercise, alamin po natin na ang stroke po ay hindi lamang po nangyayari sa matatanda. Pwede din po itong mangyari sa mga bata. Lalong-lalo na po kung ang bata ay mahilig, again, mahilig po sa mga prinito o kaya sa mga pagkain na sobrang taba. Ayan, kapag hindi mahilig kumain ng gulay, lagi na lang karne ang hinihingi kay mama at kay papa. Nako, delikado yan. Tapos hindi pa kayo nag-exercise, ano? So, bantayan nyo mabuti yung inyong kinakain. So, ano po ba yung signs and symptoms ng stroke? Sige po. Kuya Lim? Kuya Lim! Halika, Kuya Lim. Kailangan kita dito. May papaperform ako. So, ito pong, kaya ko po kinukuha ang isa kong kaibigan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo po pwedeng makita na ang isang tao or kung meron man po kayo kamag-anak ay nagkakaroon na ng stroke. Ano po? Kasi hindi naman po yan nabigla. Meron po yung onset na tinatawag or kung kailan nagsimula. So, meron po tayong tinatawag sa medical na FAST. Abbreviation po siya, meaning yung F po ay face. Ang A po ay ang arms. Ang R is, ayaw, fast. Ang S ay speech, yung sa pagsasalita. And then po R. So, ganito po. Pwede niyo po itong gawin ano. So, syempre po, alamin po natin
bago naman po yan magka-stroke, pwede pong nagre-reklamo yan na sobrang sakit ng ulo, nahihilo, parang pakiramdam niya nawawalan siya ng balanse. Yung pakiramdam ay parang may bola sa paa, kaya hindi nakakapag-balance. So, pwede niyo po ito magawa. Kunyari, si Kuya Lim. Si Kuya Lim ang ano natin, pasyente natin kunyari. Ayan, sabihin natin si Kuya Lim mahilig sa mga matatabang pagkain, di nag-e-exercise, makakain at tutulog. Ayan, ayan na. Okay. Nalap ko to. Ayan. So, una po natin i-check is yung sa face po. Ano pong part ng face? Kapag po, ano kapag po sinabi natin sa kanya, nangumiti. Tapos yung isang pong part ng smile niya, kumbaga yung isang part ng smile niya, parang naka-sweet. Yung isa nakataas, ayan, parang nakaliwi ang isa. Bantayan niyo po yan. Kaya mo bang gawin yun? Ayan. Ayan pa. Kasi po, dito na po nangyayari yung parang umuurong na yung dila. Ano po, kapag po hindi na ito na bantayan, doon na po naurong yung dila. Kaya po na nagkakaroon ng sagabal sa pagsasalita. Pangalawa po is yung arms. So dito po sa arms, kapag po yung isang part ng arm ay hindi siya nag-a-align. Kapag hindi siya nag-a-align, or kaya po pa signs, hindi siya nag-a-align, ibig po sabihin, nagkakaroon siya ng stroke. Ano po? So ito po, gagawin po ninyo nang nakakipit ang pasyente. Kasi po kapag nakamulat, alam naman niya na hindi pantay. So pipilitin niyang ipantay. Pero kung nakakipit siya, hindi niyo may kita. Kasi tansyado mo naman yun eh, kung pumapantay yung braso. Pero kung talagang pwilit na bumababa, yun po. So sabihin natin, oh, sige kuya, sige nga. Ayan. So minsan po, ang nangyari sa pasyente, hindi lang basta nakastick na ganyan, talagang pwilit na bumababa. Hindi niyo po nakakontrol. So yun po yung pangalawa. Sunod po is yung sa speech. Ayan. So sa speech po. So sa speech po, ito na po yung tinutukoy ko. Ano po? Kasi yung nagkakaroon na po ng paninigas. Naninigas na kasi nagkakaroon ng paralysis. Ano po? Kasi syempre po, kung may part ng inyong katawan ang walang oxygen, hindi po yung makakakilos ng ayos. And kahit anong sabihin ng utak mo na magsalita ka ng ganito, talagang nag-insight na itong mag-block. Okay? So dito po, hindi ko napapagawa kay Kuya Lim. So kunyari, sinabihan natin siya na magsabi ka nga ng good morning. Sabihin natin good morning. Pero parang nakaurong yung dila, wala ka nang maintindihan. Kaya naman po, nakikipagpuntuhan ka, tapos wala ka nang maintindihan. Pero ganito naman siya sa makipag-usap. Hindi naman natin pwede sabihin na nag-aarte lang siya. Kasi sino ba naman ang gusto ng hindi makapagkausap na maayos sa kausap niya, di ba? So yun po, isa po yung sign. And then last po is yung T, yung tinatawag nating time. Kapag po napansin na po ninyo na may pinapakita ng signs yung pasyente na bumababa yung arms, pag pinapataas mo, hindi pumabantay. Kapag parang nakatiwi na yung isang side ng kanyang jaw or ng labi. At saka kapag hindi na siya nakapagsalita naman, saramo-ramo na ang pagsalita, tumawag na po kayo ng ambulansya or ipunta na po ninyo yan sa doktor para po maagapan. Ano po? So yun po yung signs. So maliban po dun sa nabanggit ko, ang pwede pa pong ipakita ang signs and symptoms ng ating pasyente ay una po, lumalabo na ang paningin. Bakit po? Tandaan po natin na ang brain po ay nasa may upper part ng face natin. So ano mangyayari? Pwede po mangyayari na yung mata ay hindi na din nadadaluyan ng maayos na amount ng dugo at ng oxygen. Ayan na po, magsisimula na po lumabo ang paningin. Pangalawa po is kapag meron ng panghihina. O kaya naman po, kunyari, naglalakad. Pansinin po ninyo na habang naglalakad siya, parang kunyari, dito ako naglalakad, pero yung lakad ko puro na lang papunta dito sa kanan. Ibig sabihin, nawawala na po ng balanse. So yun po ay isa din po sign. Ano po? And then, sabi din po dito, sudden and severe headache. So meron po akong kakilala, kaibigan ng papa ko, ano po nangyari sa kanya? Isang buwan na palang sumasakit yung ulo nang wala namang rason. Pero meron po siyang hypertension or high blood na tinatawag. Ang problema po, meron siyang maintenance pero iniinom niya lang yung maintenance niya kapag sumasakit yung ulo niya. Ano po? Ano pong nangyari? Sa 1 month po na yun, last week lang po, na-comatose yung pasyente. 3 araw lang, hindi na din tumagal. Namatay na din.
So, ayaw naman po natin syempre na dumating sa ganung point, lalo na kung meron tayong kamag-anak. Ano po? Ang yung lola ko po, ano yung nanay ko po sa mother side, nangyari po ito sa kanya 2016. Ano nangyari sa kanya? Meron siyang maintenance pero hindi niya iniinom. Tapos, inaabuso ang katawan hanggat kaya kahit tirik ang araw, nag-garden. Ano? Walang pakialam sa init ng araw. So, ano nangyari? Galing po ako rin ng Cavite. Pag uwi ko, nasa hospital na sila na may stroke na pala. Ano? So, ang naapekto naman po sa kanya is yung left brain. Ano nga po sabi ko? Kung yung left part po ang naapektuhan, ang apektado po sa katawan ay yung right side. Ano po? So, yun po. Ayan. So, sabi po dito, ano? Meron po tayong dalawang tinatawag na stroke. Yun po yung ischemic at yung hemorrhagic. Yung ischemic po, basta po, pag ischemic, alamin po natin na yun ay nagkaroon ng bara. Ano po? May bara, kaya po, hindi nagiging maayos ang dali ng dugo. Kapag naman po hemorrhagic, ibig po sabihin, may pumutok na blood vessel, yes po, na ugat. So, yun po, ano? So, usually po, ano po bang ginagawa kapag ang isang pasyente ay na-stroke na? Kung grabe na po yung minsan po kasi sumasakit ang ulo ng pasyente dahil kung may pumutok po na ugat dito sa ulo, so dumadami ngayon yung dugo na nakapalibot. Ano po ba nangyayari sa utak? Imaginin po ninyo, ito yung utak. Hindi naman po malaki yung space na natitira. Ano po, saktong-sakto lang siya dun sa ating skull. Ano mangyayari ngayon? O ito yung utak, mapupuno ng dugo. Nag-a-adjust yung utak. Nag-shrink siya para magkaroon ng space yung dugo. And kapag nangyari yun, masakit po yun. Ano, kasi pinipilit mo, hindi naman nga para doon, pinipilit mo masakit. So ano nangyayari? Ang pwede pong gawin yan, pwede magkaroon ng surgery po. So, maglalagay ng tubo, tatanggalin yung dugo. And masakit po yun. Masakit po talaga yun. Ano? And then, pwede din po naman na yung iba po ay nagkakaroon po na tinatawag nating therapy. So, yung sa lola ko po, nagkaroon siya ng PT o ng physical therapist para yung kanyang, yung affected na side ay hindi naman tuluyan ng hindi na tuluyang maging paralyzed. Yun nga lang po, alamin po natin na hindi din naman po basta-basta ang gastos kapag ikaw ay nagkaroon ng sakit. At hindi lang naman po stroke ang magastos na sakit. Kahit po yan diabetes, kahit yan ay may iba ka pa sakit, sabihin natin sakit sa bato, sakit sa kidney, ang dialysis hindi din mura. Diba? Ang insulin hindi din mura. Magkano yung isang bote? 721 pesos. So, ano pong may isip natin dito? Huwag na nating hintayin na tayo ay magkaroon ng stroke. Ano? So, huwag na nating hintayin. Ano ba yung pwede nating gawin para maiwasan natin yung pagkakaroon ng stroke? So, sabi po dito, una po, iwasan po natin, ano? So, makilig po tayo lahat dito. Ano? Ano ba yung dapat pong iwasan para hindi ako magka-stroke kahit sa mga bata? Ano po? Una, iwasan po natin yung mga pagkain na meron tinatawag na trans fat. So, si trans fat po ay isa po siyang artificial fat na nanatagpuan po ito usually sa mga processed food. Okay? And then, pwede din po siyang mahanap sa mga chichiria. Ayan, syempre, alam natin ang mga bata. Masarap daw ang chichiria, malinamnam. Kaya, imbis na kumain ng kanin at ng ipinineber ni mama, nabili na lang sa tindahan, di ba? Ay, dito, yun po mga fried foods, yun po mga junk foods. Ayan, napakalaki po ng amount niya ng trans fat. At sabi po dito, anong ginagawa ni trans fat kapag sobra-sobra na sa katawan mo? Ang ginagawa po niyan is nagkakaroon ng inflammation o pamamaga. So kapag po nagkaroon ng pamamaga, nagkakaroon po ng risk sa stroke. Kasi po, again, kapag po may namaga, nagiging nakocompromise po yung ating mga ugat. Ano? And yung ugat natin, yung blood vessel, alam naman po natin, yun ang daluyan ng dugo. So sabi din po dito, smoke and processed meats. Ayan. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong kumain ng mga barbecue, ng mga tinapa. Pero hindi po tama na palagi-lagi. Sino po dito ang kayang kumain ng tinapa isang buong araw? Isang buong araw, wala. O diba? Kasi nakaupay. At maliban po doon, sabi po dito, kapag po tayo ay mahilig sa mga processed meat, katulad ay yung corned beef. Ayan. Sino dito mahilig sa corned beef? Sino nasasarapan sa corned beef? Oh, yun. Ito. Tumasagoy. Masarap ang corned beef, eh ba? Ano pang masarap? Sino nakain dito ng ano, yung meatloaf?
Ayun, bilog-bilog. Yung iniiwan, nilalagay sa ito. Bilog. Oh, ayan. So, okay lang kumain na ganun. Pero wag lagi-lagi. Bakit? Alamin po natin na ang mga processed foods po ay meron po yung preservative. So, usually po, ang meron po dyan ay sodium nitrate at nitrate. So, ano po ginagawa ni sodium nitrate and si nitrate? Magkaibang bagay po yan. Inaapektuhan po yung blood vessel or yung daanan ng dugo. At kapag po yun ay nangyari, tumataas po yung chance na ikaw ay magkaroon ng stroke. At isa pa po, yung nitrates po, ano, sobra ang content na nitrate dun sa permit, kunyari. Kapag nasobrahan ka ng permit, sabihin natin, kaya mo mag-isang linggo na kada umaga, puro corn beef, ano? Ayan, ano pwede mangyari? Yung po nitrates, yung kinoconvert po niya yung nitrosamine, dun po sa mga tinatawag natin carcinogen. Ano? Ito po, siguro po napakinggan na natin po ito. Ano carcinogen? So kapag po ikaw ay mahilig sa mga barbecue, ano? At mahilig ka din sa mga processed foods, katulad ng hotdog, ayan. Yun po ay mayroong carcinogen. Si carcinogen po, tandaan po natin, meron po tayong lahat na cancer cell. Meron po tayo. Yan. Yun nga lang po, nasa sa atin yun kung talagang bubuhayin natin siya na to the point na nakakasira na siya ng katawan. So kapag po ikaw ay mahilig sa barbecue, actually po, hindi naman po mismo yung barbecue ang nakakapag-cause ng cancer, kundi yun pong process kung paano siya niluluto. Di ba po kapag barbecue, iniihaw natin. So, yun pong usok na ini-emit ng charcoal or ng uling, yun po ang may content na carcinogen na tinatawag. Ngayon, kapag po yun ay dumikit, di ba po, naging medyo maitim yung inihaw mo. Yun na po, nakadikit yung naging process ng usok. So, yun po, kapag kinain mo, yan. Doon mo po pwede makuha yung tinatawag natin carcinogen. At maliban na sa high blood na pwede mo mapala, pwede ka rin magkaroon ng cancer. Ano po? So, sunod po dito ay iwasan din po natin ang masyadong maalat na pagkain. Ayan. Sabi po dito, pwede din po siyang yung mga natural po, yung mga unrefined na asin, hindi po siya, walang problema na gamitin natin yun. Ano? Ang may problema po dito is yung asin ng artificial. Katulad na nga din po ng mga nasa junk food. Ayan. Kapag po ikaw ay mahilig sa asin, ano nangyayari? Pwede din po tumaas yung iyong BP. And then, sunod po dito ay, kapag ikaw po ay mahilig manigarilyo. So, anong sasabihin natin dito? Hanggang pwede po. Ano, kung nagninigarilyo po kayo, isipin po ninyo mabuti kung sulit ba yung ibinibili ninyo ng sigarilyo na baka ang sunod na ninyong bibilin ay gamot. Ano, baka gamot na ang sunod dyan. Ano, at baka wala ka na ding lakas na manigarilyo ba kasi mahina na ang katawan mo. So, ano po ba sabi dito? Kapag po mahilig manigarilyo, mataas po ang tsansa na ikaw ay magkaroon ng bara ng ischemic stroke. At sabi po kasi dito, ang sobrang paninigarilyo po, yung content niya, ano po, yung pong content niya, pwede pong makapagpataas ng fatty substance sa ating blood vessel. Ano po nangyayari? Actually po, sa matatanda, makikita natin kung parang may mga namumuunang ay sa mandaling manalangin. Nagpapasalamat kayo, Panginoon, sa hapon pong ito, muli sa patuloy niyo pong pakikisama. Salamat, Ama, sa banal na Espiritu na pinagkalooban niyo po ang bawat isa ng pagkaunawa ng Panginoon ang narinig at napag-aralan sa hapon pong ito ay nawa ay tulungan sila na matanim po sa kanila pong puso't isipan upang ito po ay magamit nila sa kanila pong pamilya at sa komunidad. Pagpalain, Ama, ang mga tao na naging sangkot ng programang ito. At ganun din, panubayan din po ang ayon pong mga kapatid na ito na sa kanila pong darating na linggo, Panginoon, ng paghahanap buhay ay patuloy silang tulungan, pagkaloban sila ng mga pagpapala na ikasasapat ng kanila pong mga pamilya. Dakilang Ama, nilalapitin po namin na nawa ay tulungan din sila na mailayo sa namang uri ng kapamakan o disgrasya, lalong higit sa mga sakit. Dakilang Ama, salamat po ng marami sa tulong na inyo pong ipagkakalob sa bawat isa sa amin. Ito po yung hiling namin, alang-alang kong lahat sa kanila ng pangalan. Amen. Thank you.
tayo ay nakapaglingkod na naman dito sa ating mga kabarangay. Kabarangay San Isidro. So sana marami kayo natutunan sa ating mga lecture about sa health. At sana ay natutunan din ninyo kung paano gumawa ng leche plan na gawa sa kalabasa. So guys, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kang mahihiyang pindutin ang like at subscribe. So maraming salamat hanggang sa muling video.